kabilang din sa itong pinaka huli natin babanggitin, mga kaibigan, mga kapatid, na nabanggit ng ating mga ulama na isa sa napakalaking biyaya, no, at palatandaan na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ating mga ulama, no, na tawfikan ng isang tao, alipin, na sa kanyang mga huling buhay, bahagi ng kanyang buhay dito sa mundo, ay sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at doon siya kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang pagtatapos, husnul khatimah. Husnul khatimah. Ibig sabihin magandang pagtatapos. Yung gabayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang problema dito, hindi natin alam kung sa anong kalagayan tayo kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo maging kampante. Nabanggit sa hadith na ang mga gawain nakabatay sa mga sa mga hulian nito kung saan magtatapos ang iyong buhay. May mga maling pag-unawa na kung gano'n sabi ng ilan, ako ay mag-aamal, gagawa ng kabutihan kapag umabot na ako sa 45 edad. Sinong nakapagsabi sa iyo? Sino nakamagagarantor sa iyo na darating ka pa sa edad na iyon? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kung mabubuhay ka pa ng matagal, kung magkakaedad ka pa ng hanggang 40 or 50, alam natin, subhanallah, kamatayan, biglaan, napakarami dyan, subhanallah, kakilala natin. Malakas, nasa murang edad o di kaya kabataan edad, biglang subhanallah nahilo, natumba, dinala sa ospital, dineclare ng doktor na stroke, heart attack, cardiac arrest, ano pa man. Walang nakaka, huwag tayo maging kampante, hindi natin alam. Subalit kapag si Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang tinitignan niya yung puso ng isang tao, kapag ang isang tao subhanallah nasa puso niya yung pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasa puso niya yung paggawa ng kabutihan, yun ang titignan ni Allah. Kahit ang isang tao nasasadlang sa kasalanan, subalit agaran siyang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nandoon ang kanyang pagkatakot na baka siya datnan ng kamatayan, napasan-pasan niya ang mga malalaking kasalanan, maaaring patnubayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at maging matuwid sa relihiyong Islam at dun siya kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag idha ahabballahu abdan asadahu, sabi ng Rasulullah, kapag minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin, patatamisin niya. Patatamisin niya. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, anong ibig mong sabihin patatamisin niya ang taong kanyang minahal? Sabi ng Rasulullah, gagabayan siya, papatnubayan siya sa mabuting gawa at doon siya kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nakikita natin, may mga taong, mashallah, habang nagsasala, doon siya dadatnan ng kamatayan. Husnul khatima, mabuting palatandaan ng kamatayan. Habang siya'y nagbabasa ng Quran, mashallah, doon siya dadatnan ng kamatayan. Husnul khatima. Pero subalit, subhanallah, marami naman habang gumagawa ng kasalanan, doon siya nadatnan ng kamatayan. Iyadam bila. Suul khatima, masamang pagtatapos. Iyadam bila. Pagkalooban nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pagtatapos, husnul khatima, at patnubayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y makapagbalik loob mula sa iba't ibang uri ng kasalanan bago dumating sa atin ang kamatayan, at naway pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating mabigkas ang la ilaha illallah kapag tayo ay nagsasakradul maut.